Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ang planong ay naku po, ito maganda to ha. Oo, pagpalit ng liderato sa Senado. Oo, ito ay maganda to ha. Alam pala ha, alam. Naku, yari kayo dito. Alam nyo pala ha. Tapos sabi nyo, walang alam ha. Walang connection si BBM ha. Ay, naku po. Saan ba isang cellphone ko? Saan ba yung video niya no? Eh, idudugtong ko rito. Wait lang ha. Idudugtong ko dyan eh. Idudugtong ko yung video ni ano rito, ni Are you coma, Jai? Idudugtong ko lang yung video ni Are you coma dito. Oh, maganda kasing panoorin yung kay Are you coma eh. Kanina nawala ako dun ha. Oh, sabi sa akin ni Banat Bayo, Jai, are you coma? Sabi ko, niyan. Yung pala ibig sabihin nun, naisahan ako, buwisit. Oh, ayoko koma. Oh, yeah, send natin sa ano. Idudugtong natin dito. Viral ngayon 'yan, no. Ayoko koma, Sir Spencer. Uwisit na mga katagaan na 'yan, no. Ayoko koma. Ito lahat na lang ayoko koma. Eh. Oh, so panoorin natin 'to. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam nito ang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Nilinaw nito na wala siyang kinausap na alinmang partido. Alam niya malamang eh, kaya nga nagbato ng 12 billion doon si Subiri sa ano eh. Malamang alam mo yan, presidente ka eh. Karlukuhan na hindi mo malalaman yun. Tigil-tigilan mo nga kami, BBO, pinaggagawa mo yun. Sayang sa'yo, gin lang eh. Huwag pa na iibanat eh. Bukod sa change of leadership, dahil nasa out of town trip siya nang mangyari ang balasahan. Wow, up! Old town trip. Well, at least pati yun inamin mo na. Ulitin natin. Masarap pakinggan eh. Out of town trip. O diba? Inamin niya na. Out of town trip. O magaling, magaling ha. Magaling ha. Okay. Bukod sa change of leadership dahil nasa out of town trip siya nang mangyari ang balasahan. Binanggit ng Pangulo na nabibigyan lang siya ng detalye tungkol sa nangyayaring proseso sa pagpapalit ng liderato. Grabe ka palastikan sa ano no, sa gobyerno no. Oo, puto na no, nagpapalastikan sila din pala, magkakagalit sila. May pa-speech pa si Subiri. Kaya nga kung magpapadala ka talaga ngayon sa mga drama-drama ng mga politiko, talagang makukuha ka nila eh. Mga best actor eh, no? Pang PAMAS Award eh. Iisip po na ako, guys. Diba? Kung tayo yung ano lang, yung makitid utak natin, kuha tayo sa drama eh. Nung una, awang-awa din ako kay Subiri. Diba? Pero nung bandang uli, nung nai-reveal na ni Banat Bay yung about sa ano, aba, yun pala, may dinaan lang pala tayo sa drama. Ang lupit! Akala mo, ano na eh, akala mo may namatay dun sa mga senator eh. Inisa-isa pa sila eh. Are you good person? Are you very humble? Ganun-ganun pa dun yun. Eto si Bato naman, si Senator Bato, umiyak. Kung si Senator, mamaya-maya, content na siya ng mga tanso. Kung si Senator Bato, sabi ha. Hindi, alam niyo kung ba't naiyak dun si Senator Bato? Dun sa, ano? Sa sobrang gigil ni Senator Bato yun. Sobrang gigil na kay Subiri. Kaya na pa ganun yun eh. Sabi niya, puta sila ka, sinungaling ka, ngayop ka. Kaya ano yun, kaya napaiyak din si Senator Bato de la Rosa. So, sobrang gigil niya, gusto niya sapakin si Subiri. Sabi niya, ah, drama, ngayop
ka. Alam naman namin yung ugali mo. Gumaganon-ganon yun, di ba? Yung umiiyak si ano, si Senator Bato, gumaganon-ganon si Senator Bato. Sabi ko, tayo lang kung drama mag-ayop ka. Hindi alam, parang hindi namin alam yung ginawa mo. Kaya na, kaya umiyak yun. Ang bobo talaga na itong mga Tansu vlogger na ito eh. Sabi nila, may paiyak-iyak doon, drama doon ni Bato. Gago, hindi drama yun, nanggigigil kay Subiri yun. Gusto yung banatan eh. Gusto niyang ano eh, gusto niyang choplakin eh, kaso hindi pwede. Oo, kaya nga sa sobrang gigil niya, umiyak na lang siya. Sabi niya, puta, ilan mo pagkatapos mong bigyan ng 12 billion yung ano, magdadrama-drama ka dyan. Yun, ayun yun, ha? Ay, mama Yuni, shoutout po. O ngayon, gets niyo na kung bakit umiyak si Bato. Ngayon to, makapangmusga kayo kay Bato, nanggigil lang yun. Okay, tuloy natin to. Senado, tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Senator Subiri sa naging pahayag ni Pangulo. Wala, wala, bistado na eh. Magbibigay mo ng pahayag si Subiri. Ayoko ba? Baka mamaya mag-commento si BBM, no? Ah, si Subiri. Halimbawa, may interview si Subiri. Sir, Subiri, ano po masasabi niyo sa komento ni BBM na alam niya na pala yung pagpapalit sa'yo? Sagot ni Subiri, ayoko ba? Ay. Marcos. Rain Pernes, ganda ni Harty Manginista dito. No? Oo, oh, si Escudero, may pagganyan-ganyan. Kaya ang sarap talaga ng ano eh, no? Gupong-bopo si Harty Manginista kay Chis, oh. Sabi niya, balang araw. Sabi ni Art Evangelista, balang araw, magiging first lady din ako. Kaya ang sama ng tingin niya eh. Sabi niya, balang araw, magiging first lady din ako, ha? Nakatitig siya kaya, no? Kaya, Chis Escudero. Pag presidente na nga yung suot ni Chis Escudero, yun. Alam mo, nanalong presidente, no? Habang wala namang inilalabas na komentaryo si Senator Escudero. Yan, oh, yung ano ba? Plastic, di ba? Puta na ako kung alam kong tinarantado ako. Tinarantado kami. Ako, eto, ugali ko talaga yun, ha. Ugali ko kasi ito, pag alam kong tinatarantado mo ako, cancel ka sa akin kahit nakaharap pa tayo sa camera. Ganun lang ang ugali ko, eh. Hindi ako yung pakitang tao, yun. Kaya parang plastikan yung kung gano'n. Ayoko sa lahat ng gano'n. Suntukin mo na ako, wag mo lang ako plastikin. Ano to, plastikan talaga sa gobyerno natin, no? Antindi ng ano to. Ano kaya nga? Baka ito yung kasunod ng ano, no? Yung moving, di ba? Unang launch ng, ang una daw na ilo-launch na movie, yung budget, eh. Tapos, pangalawa yung professional liar. Tapos, ano to? Ayokoma. Ito yung pangatlong movie, Ayokoma. We set Ayokoma, ha? Ang drama nito mga hayop na to. Oh, ito yakap-yakap po. Biglang sinundutan ni Bangag na nagpakita. Bigla si Bangag, oh. Tapos si Nancy Binay, oh. Hindi ka na... Nancy Binay, oh. Nodopakit, eh. Iyak-iyak pa, eh. Si Nancy Binay din. Gusto rin siguro ata sa abunutan si Subiri. Oh. Pasok, Binay. Oh, wala si Binay. The decision to change the leadership is not made by me. It's very understandable. I was basically informed that I'm going to step on the way. Ito, naniniwala naman ako dito na hindi niya nga, hindi kagagawan ni BBM. Kasi nga, eh, dahil nga siguro nga dun sa, alam niyo naman, panoorin niyo na lang kay Banat Bay, ako na mag-explain. Hirap mag-explain eh, joke lang. O, kaya naniniwala naman ako. Pero yun nga, eh, yung kasabihan na hindi niya alam, eh, katarantaduhan yun. Pero hindi niya pa si Muno, ha? Ulitin ko, ha? Hindi niya pa si Muno. Pero katarantaduhan yung hindi niya alam. Siyempre, alam niya yung presidente ka, eh. Wala kang kwentang presidente kung hindi mo alam yun, ha? Awitin mo at isasayaw ko. Oh,
Okay, play natin. Ay, ako po. Sarap pag-trip. No comment na lang ako dyan. Ay, mala BP Sar. Ginag ikaw, idol mo talaga, ha? Idol mo talaga si BP Sara, ha? No comment ka din, ha? Dapat ang binato mo, Subiri, that are you coma? Or are you you want coma? Dapat ganun. Dapat ano, Sir Mig, tinanong mo rin si ano, tinanong mo si BBM, you like coma? You want coma? Ganun. No comment na lang ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ng humusga. Oh, butang ina. Gas-gas na yung mga ganyan. Butang ina, gas-gas na yung mga ganyan. Yung taong bayan yung humusga. Puta na, kasalanan mo kung bakit kinapalitan tapos taong bayan na us. Puta na, pang 19 kopong-kopong pa yung dahilan mo, Subiri. Inang yan, kaguguhan eh, no? No comment na lang ako dyan. No comment na lang ako dyan sa kanila. Bahala na sila, ang taong bayan ng humusga. Puta na. Panahonan pa ni Magellan yung ano mo na yan, gasgas na yan. Taong bayan ng musga. Ikaw gumawa ng katarantaduhan, tapos taong bayan ng musga. Tayo nagpaw, hanggang ngayon pawaipik ka pa rin. Alam na namin lahat eh. No, eto. Paano mag-click ang plano eh, tong mga vlogger agad, balita agad, di makapaghanda. Sila ay tiyak isang tambak na tangke na naman ang ilalagay nila. Iwanin ba? Ano yung sasabi mo, Michael? Kaya na kay Mitsubiri na tayo, may sugrali pa rin topic mo. Ay, love trip to si Migs, oh. Oh, ito yung ano, ito yung karugtong yan. Oh, karugtong yan. Hanapin natin yung karugtong. Ito yung karugtong yan, oh. Ay, hindi. Wait lang. Ito yung karugtong yan. Ay, asan na? Wait lang. Hindi yan. Ito. Baka puwit ko yung makita dyan. Huwag yan. Ito. Ito na. Nang professional liar. Ito yung ano, susunod na launching, ha? Launching ng pagkatapos ng bad shot, syempre number one box office ata yung bad shot na yon. Susunod daw doon yung the professional liar. So ito na yung kasunod, yung are you coma? Okay, play. Lights, camera. Action! Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Under Senator Soto, hindi ganun. Huwag ka pare, bastusan na tayo dito eh. Hindi respeto ko ito. Don't do that. Utong ina, no? Hindi, totoo naman, bastusan naman at suntukan na sana kayo. Are you in coma? Buti pa kasi kayo nagsuntukan eh. Hindi sana nag-viral pa lalo yan, no? Tapos magpabugbog si Bong Rebilla para mas lalong kawa. Uso ngayon yan eh, pawa effect. Oh, kita mo si Subiri, 'di ba, ginawa niya? Oh. Ang dami ngayon dito, buti na lang kamo talaga lumabas tong video na to. Kasi kung hindi lumabas tong video na to at hindi nagbigay ng anong tawag doon sa ginawa ni Banat Bay? Kung hindi nilabas ni Banat Bay yung ebidensya niya, papatungkol ko ano talaga yung punot dulo nitong nangyari kay Mig Subiri at kay dito sa Senate, pagpalit ng Senate President, eh hanggang ngayon, awang-awa tayo kay Subiri.
Oo, oh, totoo yan. Mukha tayong tanga. Tapos dito pa lang, oh, tanginang yan. Alam nyo, sa tutuasin lang, ah, si Subiri, sa lahat po ng politiko dyan, sa gobyerno natin, si Subiri ang nakikitaan ko ng talagang parang hindi makabasag pinggan. Parang hindi makabasag pinggan baga. Tapos ang magugulat ako, ito yung mapapanood ko, kailangan makoma pa bago... Ay, makoma? Anak, nagteting na yan. Grabe, oh. Buti nga kamoy, si Senator Bato, yan, tingnan nyo ha, yung pagkiyak ni Senator Bato, dito nyo rin mapapansin yun. O, oh, dito palang gigil na si Senator Bato, sabi ko, tayo na ba siya, lumalik ka nga, yun ka. Si Senator Bato yun nandyan eh, oh. Okay, o, oh. Wait lang, hanapin ko muna, bago ko to i-play, o. Oh. Diyan nakuha ni BBM mga supporters niya. Yung mga ganyang yakon na, yung mga ganyang paway pa eh. Oh, ayan. Oh, ito, ito. Oh, yan. Oh. Tingnan niya ito. Panoorin ko sa inyo ito. Yung pag-iyak ni Senator Bato de la Rosa. Tingnan niyo rito, ha? Gigil na gigil si Senator Bato de la Rosa na rito. Kasi dyan pa lang eh, alam niya na nakuha niya yung dahilan na bakit napalitan niya si Subiri. O, eto, panoorin natin. O. Nag-sorry si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagpirma niya sa resolusyon. Tingnan mo yung, saan na nakita na umiyak na nakaganyan? Pag yung una nakaganyan siya, gigil na si dyan eh. Kasi yung sapukin eh. Tapos bigla siyang gumano, no? O, diba? Panoorin natin. Para palitan si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Ayaw raw talagang pumirma ni De La Rosa, pero... O, sabi niya, yung salot ni Senator Bato, sabi niya, stop mo na, nanggigigil na ako sa'yo. Ganoon. O, yan, panoorin natin yan. O. Pilit siya. Sabi naman ni Zubiri, masakit ang nangyari, pero alam niyang mas mananaig ang interes kesa pagkakaibigan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ayan, panoorin nyo maigi ha. Balik natin konti. Uy, matalayo. Ayan, play. Umiyak. Diba? Sabi niya, tigil mo na, nagigigil na ako sa'yo. Masapaklog kita. Pagkahapon. Tsaka nakita na umiyak na nakaganyan, no? Ay naman, nagigigil ako sa'yo. Drama mong hayop ka. Diba? Sir Ronald De La Rosa. Drama mo, ayop ka. Alam ko kung dahil na bakit ka napalitan. Pang nagsasalita sa Senator Mig Zubiri nang magbitiw ito bilang Senate President. Pero kanina, inamin ni De La Rosa na kasama pala siya sa mga pumirma sa resolusyon para palitan si Subiri. My commander, I'm so sorry. We lost the war. Kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob. Diba? Hindi sasama ng loob. Oh. Hindi sasama ng loob siya napaiyak kasi nanggigil lang talaga siya kay Subiri. Oh, hindi ko binabas dito si Senator Bato. Ha? Senator Bato, love you. Ha? Love you. Love you more. Hindi ko siya binabas dito. Baka ano isipin nyo na... I mean, baka isipin nyo, binabas ko si Senator Bato. Ha? Hindi ha. Ano ko yan? Tropa pitch ko yan. Yan ang magusto kong mga ano. Si Senator Bato kasi. Ano yan? Na talagang... yan ang mga inaanuhan ng mga senator. Madrama si Bato. Ay, grabe naman yung ano, drama. Si Bong Pawa Effect kasi hindi daw maka-attend dahil napilay pero naka-attend doon sa pagproklama sa partido ni BBM. Ewan ko lang ha. Baka mas nauna yun.
Hindi natin alam. Huwag mo naman mapanghusga kayo masyado. Mga mapanghusga! Tama yung ginagawa mo. Masyado kayo mapanghusga ang mga tao. Oo, huwag kang ganun. Masama yun. Ano ba next na natin? Huwag na yan kasi tapos na yan eh. Huwag na yan. Eto, no, panoorin natin to. Eto, ibang usapin naman. Tumaas ang Pilipinas. Ano naman ba itong klaseng ano to? Ayaw, panoorin yan. Eto, BBM. Nangangambang mapatalsik sa palasyo. Ano naman to? PBBM, mayroong 15 years plan pala. Ano ba to? Totoo ba to? Sino ba to? Ito ba yung vlogger na ano? Ito ba yung vlogger na... Ano ba to? Sino ba itong nagyupak na to? Ah, totoo kaya to? 15 na no? 15 years? May planong 15 years? Si BBM? Oh, tangin. Plano ni BBM na mag 15 years ang ano? Termino niya? Ay, grabe naman yun. Kagrabe naman. Oo, kagrabe naman. Eh, no? Plano. Oh, okay. Davao. Kaya sa panahon niya, inuna niya yung ibang lugar. Kaya sabi ni Tata Digong, sana pagbaba ko, kung sino man ang susunod sa akin, sana sila na ang magpaganda ng Davao. Ay, naku, hindi ko talaga yan makalimutan. Ang PBBM niyo, wale. Ay, wale. Nagsabi talaga siya na ito ay... Anyway. Mga ganyang salita, medyo natatakot na rin ako dyan. Walay, ano pa ba? Jutang Ginimers. Medyo mga ilag ako sa mga ganyang ano eh. Pero sana naman, pero papakita natin. Ipakita ko sa inyo ang video. Pero saka na, ipakita ko muna ngayon kung ano ang project na mga na-cancel ni Tatay Digong. Ito ang current na nangyayari. Ito, according to Professor Herman Laurel. Geopolitical analyst. So, ito ha, ito ang nangyayari right now. Tinanong yan siya ni Admar. Isang bukasyon. So, sa likod po... Dito tayo banda. Ito ang official nila na ano ha, na YouTube channel. Kung saan, dyan sila nila i-upload ang mga latest video, mga speeches ni PBBM. Okay. Meeting with the Filipino community, 5/28. Hindi yan galing sa akin. Galing yan sa RTV Malacanang. Okay? Now. Okay, ano? Okay. Clay, marami siyang mga, marami pa siyang speech before, pero kinat ko na kasi alam mo yung mga dak-dak na wala namang laman. Ouch! Know, we know na ouch! Sino yun? Logical liar. Sino yun? Alam mo yung sabi nga ng iba dyan, professional liar. Okay? Ay, grabe, binana. Oy, ma'am, ba't mo binabanatan si Jonathan Morales? Saka si Marley ka. Ba't dyan, ha? Magagalit ng MDS niyan sa'yo. Sige ka. Binabanatan mo si Marley ka. Huwag ganun. So, tingnan natin, ha? Okay. Tingnan lang natin ha, huwag niyong pakinggan. Oh, okay. We will build and we will build better and we will build more. Oh, yan ha. So we will build better and we will build more and we will build a pulbura na charot. Joke lang. So ano ibig sabihin? Better, we will build more. Kaya pala kinan sila mo ang tatlong malalakihang project. Ang ganda kaya noon, Mindanao Circumferential Railroad. Ba't kinansel mo yan? Dahil ba nasa Mindanao? Takot ka? Takot ka sa sarili mong multo. Baka takot siya, uy, usbong itong Mindanao ah. Maanuhan na itong Great Imperial Manila ah. Baka maano na. Alam niyo, may pinupunto naman dito si Ma'am eh. Kasi nga, pinay-stop ni BBM yung... ano yun? Layer road ba yun na project sa nagagawin dyan sa Mindanao? Alam nyo, Mindanao kasi isa yan sa mga kinakatakutan ng administrasyon. Kapag yan kasi ang nag-alsa, unang-una, ang Mindanao, kapag ang Mindanao ang nag-alsa, magsusunuran at magkakampihan na yan. Susunod na yung mga Bisaya dyan, Ilonggo,
no, mga yeah, mga basta lahat ng mga ano susunod na yan kapag ang Mindanao ang nag-alsa. Kaya nga alam, tsaka alam ni Marcos na hindi, wala talagang, wala siyang ano, wala siyang supporters na sa Mindanao. Oh, kaya aminado na siya dyan. Kaya isa rin yan sa inaanoan niya eh. Parang ilag siya dyan. Ilag siya dyan sa Mindanao. Ang lahat ng mga businessman pupunta na sa Mindanao. Paano na lang kami dito? Okay lang, Mari Marites. Helpers, wala na kaming mga muchacha, muchacho. O, oh, diba? O, oh, ngayon, ang Bicol Express Bicol Express Railroad, ang North, no, ay, hindi ko ito alam, North Railroad ba na yan? O hindi ko na masyadong narinig siya. Pero yan, cancelado or suspendido. So hindi niya alam kung final ba yan na canceled or suspended lang. Pero in fairness... Tsaka ito ha, bakit niya kinakancel yung mga dapat na... Kasi ano niya na yan eh, sarili niya na yung proyekto eh. No, yung mga road na yan. Kasi halos lahat na pinakita na mga nagawa at konti na lang na matatapos na ng mga national road, main road, squatter road kung meron man ganun, mga public road, private road. Yung mga pinagmamayabang nila ngayon ng mga project sa ng gobyerno kuno, panahon pa ni Tatay Digong yun eh, na hindi lang naabutan ng termino ni Tatay Digong, kaya hindi natapos. Pero nasa ano na, mga 20-10% na lang, kasi kukunti na lang naman talaga nung natapos na yung termino ni Tatay Digong at pinalitan na siya ni Marcos, halos 20 to 10% na lang ang natitira sa mga na dapat tapusin diyan sa main na sa mga projects ni Tatay Digong sa mga kalsada, yung mga overpass, yung mga bagong kalsada, yung mga tulay-tulay na yan. Eh nagtataka nga ako sa ibang mga tanso vlogger, sabi si Tatay Digong daw wala daw nagawa. Ultimo daw yung mga kalsada na ipinagawa niya, hindi niya natapos. Sabi ko, bubo talaga kayo. Alam niyo yung tapos na yung termino ng tao eh. Alam nga naman na ipatuloy pa rin ni PRRD ang ano, yung tawag dito, yung mga proyekto niya. Hindi naman na siya yung pangulo. Nabubo. Daming salita ng mga ano, ng mga tansu vlogger. Sabi niya, ay, lagi namang ganyan yan si ano. Katulad niyan, kasi diba umusbong yun sa Yolanda, so may 15% pa na, ano, na natira, na hindi pa nga natapos. So, isinundot nga nila yung mga about dyan sa mga road na yan. Sabi nila, o ganyan naman talaga si Duterte, walang natatapos daw. E kung mga bobo, kung gano'n walang natatapos, inabutan na kasi ng termino niya yun. Inabutan na kasi. Si BBM na dapat na magpapatuloy niyan. Pero dapat credit pa rin yan sa unang naging gobyerno, unang presidente. Dapat doon pa rin yung credit niyan. Kasi hindi naman talaga si BBM nagsimula niyan. Yung iba tuwang-tuwa, muntanga lang eh. Sabi, ay galing-galing mo BBM kasi 2 years ka pa lang, nabuo mo na yan. Konti na lang tapos na. Sabi ko, mga ulol, kay Tatay Digong pang project yan. Sa mga sa Duterte administration project pa yan. Tapos sasabihin nyo, 2 years pa lang ni BBM, marami nang nagawa. Sira ulo talaga eh, lolox ng mga tama eh. Oo, yan, okay nga yun, nagkasama-sama kayo, nalalakas ng tama nyo. Nakuntiting. Galing-galing mo, BBM, kasi 2 years ka pa lang, ang dami mo nang nagawa. Tangina eh, samantalang 10% na lang ang gagawin mo dun.
at lahat naman ng halos na effort at ano doon kay Duterte, tapos ikaw lang yung mag, ikaw na nga lang yung sasalo ng papuri, pa-fake news pa, pa-fake news pa yung mga vlogger naman. Oh, eto ba, oh, sabi ni Maring Marites, oh, oh, 2 years pa lang pero binaboy na yung airport. Tama. Ay, 2 years pa nga lang, may ano na eh, 13 billion pulburon na isinurrender sa checkpoint. Ayot na buhay ito, no? Okay, play natin ito. Alam naman daw ni China na ito ay passing. Kaya saan yung about the BBM na 170.6 billion pesos na idadalhin para magandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga air. Litingan natin. Oh, okay. Bro, nakakasuka. Litingan natin. Ito ha, painggan nyo ito ha. Hindi ko ka... Panoorin niyo yung pinapanood niya. Painggan niyo. Oh. Dahil sinimula na po natin. Dahil nakakahiya naman po. Eh, yung airport natin. Uy, teka, teka, teka. Nakakahiya naman daw airport natin. Maring Marites, ito na yung kinomit mo kanina. Narinig niyo? Sisimulan daw niya diyan sa airport. Nakakahiya na daw kasi. Oh my God. Nakakahiya na airport. 2 years ka na eh. Ngayon mo lang na-realize na nakakahiya na yung airport? O, nakunteteng naman yan. Nabubuhan talaga eh, no? So, ngayon ka lang nahiya with all the surot, with all the rat, and with all the, ano ipis, yun? Isang ipis. Tatlo yun eh. Ipis. Surot, ipis, and rat. Di ba sa naiya? Dahil sinimula na po natin. Dahil nakakahiya naman po. Kaya yung airport natin, napabayaan na ng gusto. Putang ina, paano napabayaan? Nagka-copyright kasi itong ano ba to? RTBM na site na to eh. Nakakahiya lang to eh. Ah, nakakahiya, putang ina. Nagka-copyright na kaya dito na lang natin panoorin, no. Pero putang ina, paano masasabihin na nakakahiya, ikaw yung presidente? 2 years ka na. Ingat, Rolando Recto, Sharon. Anak nung titing na yun, 2 years ka ng presidente, tapos sasabi mo, nakakahiya. So, kinakahiya mo pala na hindi mo nagampanan yung trabaho mo. Anak ng... Pagka yung mga pinag-aaral tungkol sa mga airport, eh, hindi maganda po ang report sa... Hoy, mga media dyan, ito maganda report no? Hindi, yung mga tauhan about sa ano, pagre-report ng mga kakulangan sa airport, no, sa NAIA. Oo, oh, hindi daw mali-mali daw report nyo. Sa airport natin, so... Mahilig manisi ni BBM, no? hindi nyo, ito ha, naalata ko ha. Ang hilig manisi ni BBM. Dito sinisisi niya rito. Parang ano siya, iwas pusoy lagi, no? No, iwas pusoy lagi siya. Oy, Ma'am Reggie, shoutout po. Iwas pusoy lagi ito si Bangag, no? Parang kada may halimbawa katulad niyang airport. So, 'di ba, nagka-issue ipis, daga, surot. Oh. So ngayon, etong si BBM, naganap na naman siya na masisisi. So mali-mali daw yung report sa kanya kasi lagi. Kaya parang lumalabas dito, parang hindi niya ano, parang hindi niya naayos yung NAIA kasi nga mali-mali daw yung report sa kanya. O baka sisisi niyo na nang baka pati yung report na sisisi niyo kay BP Sara ha. O, sino ba tong MJ na to? Ano na naman Duterte nyo, naubos niya na ang durugista, mga inosente lang pinagpapatay. Putang ina, inosente. Oh, eh adik din ata at si ano eh. Si ba to? Mi Amor? Hoy, Mi Amor, adik ka ba? Adik ka ata eh, no? Paano masasabi mong inosente, putang ina? Utak bulalo talaga eh.
Oo, takbulalo talaga eh, no? Tayo na, inosente daw eh. Okay, tuloy natin. Kaya tayo ay kakalanda rin po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makakuha. Ika ha, sabi niya ha, may dala, dadal, magdadalhin daw niya 1 point something billion? Saan ka ng pera ganyan, sir? Sir Pibibir, saan? Baka magbibenta siya ng Talanugol. Baka ibibenta niya na isa sa mga ano, baka ibibenta niya na isa sa mga Talano gold niya. Eh wala nang pondo ngayon ah, ubos na, 30% na lang, so wala na nga ata eh, 20%, so saan nga pangukuha ng pondo para dun? Eh baka magbibenta nga ng Talano gold, baka nga ibibenta na yung isa sa mga Talano gold niya. No, baka ibibenta eh, wag naman tayo mainip. Baka ibibenta eh, oh. Oh, ngayon, accomplishment grabber at hindi man lang marunong mag-appreciate ng nagawa ni Digong. Ay, puro nga sisi. Paano ma-appreciate? Oh, ito pa, ano to? Bulag lang kayo sa katotohanan. Ang pogo gawa ng Duterte. Oh, bakit? Sangayon ba kami sa pogo? Hindi naman kami sangayon sa pogo. Paano magiging bulag kami sa katotohanan? Mga bobo. Oh, bobo mo, amor. Amore. Alam mo ba yung more sa Bisaya? Bantot yan, day. Bantot ng pangalan mo. Sabi ni Irish. Ano sabi ni Irish? Sabi ni Cash Jarrett, failure daw ang build. Dami nang pinagawang ports tulay, train airports na pinagawa ni former President Rodrigo Duterte. Kay BBM, paulit-ulit na napanood ko yun. Explained project lang, pang mayor lang. So tayo na si Cas Jarrett, mapaniwala ako, papanood kasi dun, nanonood pa kasi kayo dun eh. Oh, ito pa, WPS binenta ng Duterte. Oh, bobo ka. Binenta daw ng Duterte asan ng katibayan. Ultimong presidente mo nga, wala nga ano. Ano yan? Eh ikaw ba, tanungin kita, mi amor. Pag nagbenta ka ng lote, hindi ba kailangan ng mga date of sale? Hindi ba kailangan ng mga ano yan, katibayan na ikaw ay bibili ng lupa? Or ikaw ay magbibenta ng lupa? Magbibenta ka ng isang ari-arian? O bakit yung WPS, di ba ari-arian yan? Ari-arian yan at pagmamay-ari yan ng Pilipinas. So, asan ng ebidensya? Ha, bobo ka ba? Baon ka na naman tuloy. Ako, magalang ako sa babae, pero pag tanga-tanga yung babae, minsan sarap din siya palpalin eh. Oh, puro pangako lang. Este, pangarap naman. Ito, laway na bilyon dalhin niya, World Airport. Worst airport na nga ang Pilipinas eh. Hugas kamay na naman si Mio. Kaya nga, hugas kamay na naman niya eh. Hoy! Ay, sorry. Sorry na, Ate Alex dyan. Ate Alexa. Sorry na, hindi na maulit. Oh, inosente yung Parohinog Mayor sa Baybay Leyte. Parohinog pala, Parohinog. Oh, inosente yun. Si Parohinog, inosente yun. Oh, lahat ng mga namatay na mga ano, lahat ng mga namatay na mayor, gobernador, ano pa ba, vice mayor, kagawad, kapitan, ng mga adik nung panahon ni Tatay Digong, lahat 'yun. Ano 'yun? Lahat 'yun na inosente. Oy, Payatas Boy, may galam shoutout, Payatas Boy. Payatas Boy, shoutout. Si, ano ba to? Si Jomart ba to? Ikaw ba to, Jomart? Ay, hindi pala iba na pangalan. Hindi pala to si Jomart. Meet me. Pala, politics na pala content mo, bro. Oo mo, tagal na. Ngayon kasi hirap sa'yo. Pag mayaman ka na, hindi mo na kami naaalala eh.
Ay, si Jomart nga. Si Jomart. Pag mayaman na kasi, hindi na nakakaalala sa mga tropa eh. No? Jomart talaga eh. Oh. Mayaman na kasi yan. Nasa Canada na nga yun. Noong sa Tatay Digong ang press, excited ako umuwi ng Pinas. Ngayon, si Bangag na ang presidente, natatakot ako umuwi. Oh, kasi baka hindi ka na makabalik. Huwag ka na umuwi dito, baka hindi ka makabalik. Lagot ka, Day. Ay, nako, Day. Huwag ka na pumuli dito sa, ano, sa Pilipinas. Oh, damo na dito, adik. Ah, mga fake news ang pinapaniwalaan mo. Okay nga eh. Tapos tayo daw yung fake news. Baka mabawasan niya yung ano, nakupit niya. O, di, baka may yung mga ini-stack dun sa kasi ay ngayon nasa ano daw eh. Nasa tawag dito si Baby M nasa Singapore. O, baka magbabawas. Huwag mo nga pansinin si Amore, pareng Jay. Baka crush ka lang yan. Naku po, hindi ako napato sa maragot-ragot. Oo. Ito to. Josephine Coronelios. Mega love shoutout from Maryland, USA. Ano shoutout po sa'yo, ma'am, ha? Ma'am Josephine, ha? Kita tayo minsan dito ako. Naku, huwag ka na pala. Naku, huwag ka na to. Aloy, regalo ko ba? 6-11. 6-11, regalo ko. Asa na? Tana, parang saglit lang yung bakasyon. Bakasyon ka lang sa ibang bansa? Parang kailan lang yun, ha? Ano pa bang mapapanood natin dito? Dito tayo sa mga speech niya, okay. Iya naman yan. Okay. Hindi ko naintindihan yan, ma'am. Pagod niya eh. 6 billion pesos na i-dadalhin. Ba't kaya laging gano'n, no? Si Tambi, pag nagsalita, akala mo laging magay ang dila. Ito naman, pag nagsalita, da-da-da-da. Parang gano'n maririnig mo, eh. Kung ito mga haslo man to. Yedipunggol na mga taon to. Para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas... Anong passenger terminal? Paano pa? Magaganda naman na. Ano pa mang gagawin mo yung mga ano? Yung mga sira-sira na talaga, hindi na mapakinabangan yun ang baguhin mo. Mga bago naman yun eh. Yun pa yung asikaso eh. Ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya, lahat po yan ay pupuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita. Ang ganda ng mga Pilipino natin dyan. Respeto! Alam mo yun, pareho ba sa mga Itbulaga, sa Showtime? Alam mo yung may tao na nasa harap and then mag-lead sa kanila kung kailan sila palakpak? Yeah. Bahala ka dyan, ma'am. Dito lang ako sa ano niya. Sa mismong video yan. Play na. Okay. Mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya, lahat po yan ay pupuhin natin para hindi na po nahihirapan. Okay naman yun, buo naman yun. Ano yung pinag-ano? Itong klase. Ito, dito tayo sa isang video niya. Ito, yung marami daw tayong kakampi. Ito na. Ako, Ano naman itong ano? Oh, ex-Pideya agent Morales nag-surprise visit sa Pideya. Ama, putang. Ito na naman tayo sa surprise visit. Ayanan natin yan. Dito tayo. Erlene, gaano karami ang mga kababayan natin dyan sa Singapore? At ano ang nasasabi nila sa gagawing keynote address ni PBBM sa International Institute for Strategic... Dato, sabi niya na. 8 months lang ako sa Brunei, bro. Ay, hindi ka nababalik doon. Sayang naman. Ay, naku, daming galit na galit sa'yo. Galit nyo yung mga lingap-lingap, ha? Oo, binatan mo daw, eh. Balak ko pa naman umuwi ng July. Kaso baka huwag na umuwi na, eh. Diyan ka na lang. Huwag na umuwi dito. Delikado na rito. Yung ganda mong yan, baka babangan ka ni BBM ng mga adik dun sa, ano, sa terminal. Bahala ka. Idol J, na nakakasakit ka na ng tiyan kapag nagkukomento. Bakit ba? Ano, inaano ko ba kayo?
Naano ko ba kayo? Kukomento lang ako eh. Tuloy natin. Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Monica, nasa 200 hanggang 215,000 ang mga Pilipino dito sa Singapore matay sa Embahada ng Pilipinas. Okay, 60% sa mga ito ay professionals gaya ng information technology professionals, wow, engineers, architects, healthcare, wow, workers, wow, at iba pa. Wow. 40% naman ang household workers. So, ano ibig sabihin nun? Duterte pa rin yung mga yan. Ilan sa ating mga kababayan sa Singapore ang proud dahil nakatakdang mag-deliver ng keynote address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La o IISS Dialogue, ang itinuturing na Premier Defense Summit sa Asia. Taunang ito, keynote address ni PBBM sa Shangri-La, mahalaga para sa ilang Pinoy sa SG. Ano ba yan? Ano ba yung nung nakaraan na binablog natin? Even ito. Ay pala, yung sinabi ni Cas Jarrett, di ba? Ano daw purpose ng mga nagawa ng Duterte dito sa Pilipinas? Ito, Cas Jarrett, paki-explain naman sa amin kung anong purpose nito. Yung mga trouble-making ni BBM. Adaluhan ng daan-daang delegado mula sa International Security Community. Para sa mga kababayan, paraan ito upang makahingi ng suporta ang bansa sa international community. See to it that we... Makahingi ng suporta? Akala ko ba tutulungan kayo ng Amerikano? Yun na malakas. Sabi nyo, malakas Amerikano eh. Tapos ngayon, hingi pa kayo ng suporta sa ibang bansa. Can, at least we know the fact that we expected... Kung Tagalog ka na lang kasi. Hirap na hirap kami. Hindi, minsan visit ako dito sa mga ganito ha, yung mga ano, yung mga tao na hirap na ngang mag-English, no, we know, the expected, we, tapos into, punta na Tagalogin mo, straight pa. Punta na, interview lang, nag-English ka na. The international assistance with regards to our West Philippine sick leave. Kaya... proud ako sa... O yan, o, ganyan si Kuya. O, proud ako. Tagalog. Ganyan. O. President na... President Bongbong Marcos. Dahil unti-unti nag-i-improve ang Pilipinas. Hindi lang sa kapakanan ng... Wait lang. Ang tanong, asan ka ba? Nasa Singapore ka, di ba? So, paano mo nasabi yun? Alam mo kung sino makakapagsabi niyan? Kung sino makakapagsabi niyan, kami. Kasi kami nasa Pilipinas. Ikaw nasa Singapore ka eh. So paano mo nasabi yun? May improve? Asan? Asan ang improve dito? Pero okay yan. Nagtagalog ka. Hindi ka nagpumulit. Buong Pilipino. Hindi para din sa mga OFW na nandito sa Singapore. Ganito rin ang posisyon. O ngayon, sabi niya, nandun daw siya sa Singapore. O, anong alam mo rito? Nandiyan ka pala. Anong improve na sinasabi mo? Wala ka naman dito, di mo alam. PBBM, aniya, mahalaga na magkakaroon ng multilateral alliances ang Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea o WPS. Akala ko ba OFW? O maraming, sabi ni Kuya, maraming natutulungan ng OFW. Eh bakit napunta para pala to sa West Philippine Sea? Anong connect niyan sa OFW? Haber? Anong connect sa web? Anong connect nun? Ano to? Nakita ko si BBM sa Brunei noong wedding ng prince last month lang. Oh, travel, di ba? Oh. Anong work mo? Yan si Mamo Amy Mocha. Idol J, ipakita mo nga yung Guardia na nag-viral dati nagsasabing ano? Paano mo nasabi? O, tsaka na natin mga makapiray tayo dun. Sa China. Marami tayo na kasi so, imbis na boses na lang ng Pilipinas, boses na marami. And that's always important.
Dagdag pa ng presidente, mahalaga ang imbitasyon sa kanya para sa IISS. Ano daw sabi niya? Marami tayong kakampi, ganun lang kasimple. Diba? Marami tayong kakampi, ganun lang kasimple. Ito ang tanong, tutulungan ka ba ng mga yan? So, imbis na boses lamang. Oh, so, imbis na boses lamang ng Pilipinas, boses ng marami? So, ibig sabihin, didepende si BBM sa boses ng ibang bansa? Hindi kasi, eh, no? Imbis. So, imbis na boses lamang ng Pilipinas, boses ng marami. Ano bang klase yun? Anong klase yan? So, ibig sabihin, hindi ka pa rin consistent sa boses ng Pilipinas. Kaya gusto mo ng boses ng nakakarami. Boses ng buong mundo ata gusto nito, eh. Ang Pilipinas, boses ng and that's always important. That's always important. Dagdag pa ng presidente, mahalaga ang imbitasyon sa kanya para sa IISS dialogue dahil maipaliliwanag sa international community ang posisyon ng Pilipinas kaugnay ng maritime dispute sa WPS. Sa kanyang gagawin ay, Tepoy, igigiit niya ang legal at political position ng bansa sa issue. What I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position to all the Philippines in politically and diplomatically and how we see the ways forward for Philippines and region. Malaki aniya ang gampanin ng West Philippine Sea sa international trade at hindi lang ito limitado sa Southeast Asia. Hindi, sabi nga nung na-interview kanina, malaking tulong daw yan sa mga OFW. Tapos ang binalita, biglang lumabas pala para sa West Philippine Sea yan. Ito, kabahan na kayo, yung mga mangingisda dyan sa malapit sa Carburacio. Ito na, Mas lalo kayong bubombahin dyan. Nasampal kay BBM yun, no? Sabi niya, nung panahon ni Duterte, ang sarap ng pamumuhay namin, libre kaming mangisda. Ngayon, binubomba na kami. Kawawa na kami. Kawawa na may mga tao. At Indo-Pacific, kundi sa global economy. Kaya ginagawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng paraan upang ma-resolba ang issue sa West Philippine Sea. Partikular na sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal na kamakailan lang ay umigting ang tensyon dahil sa pang-aagrabyado ng China. Yeah. At every end, at every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it brings us progress in terms of resolving this, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and hindi kayo water cannon. Usapan nga lang dyan, may pagkain, tubig lang eh. Hindi nagdadala kayo ng materialis. Barrier putting, etc. And second, they're gonna allow us to be allowing our fishermen. Let's start with it. We start with that. Eh. Hindi nga sila makapangisda doon. Nagsasabi mo. And second, your fishermen to fish. Let's start with that. Tanginang yan. Kaka-interview lang doon sa mga mangingisda, hindi nga sila makapangisda, hirap na hirap nga daw sila eh. Ang kapal talaga ng mukha niya, no? Ewan ko. Badyan. Jay, malapit na ang SMNI Banateros, lipat tayo after. Tapusin ko lang to. Secondly, allow our fishermen. Let's start with it. Samantala, bukod naman sa talumpati ni PBBM sa Shangri-La Dialogue, magkakaroon din ang punong ehekutibo ng serye ng pagpupulong. Makikipag-meeting ito kay Singapore Senior Minister Lee Hsien Loong bukas ng alas 4 ng hapon. Si Lee, na dating Singapore's Prime Minister, ang nag-imbita kay PBBM sa IISS Dialogue. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Lithuania Prime Minister Ingrida Shimonita.
Sinubita? Si Damulag, wala? Kasama sa delegasyon ni PBBM dito sa Singapore para sa Shangri-La Dialogue ay sina First Lady Rita Marcos, Sinubita, Secretary Gilberto si Damulag, wala? At iba pang ranking officials ng Department of National Defense. Monica? Maraming salamat, Erlyn Simon. Pagtuwara naman yung mga bangagers dito. Marami tayong kakampi! Marami tayong kakampi, guys! Marami tayong kakampi! Oo, yung ano, yung tawag dito. Kasi na yan? Wait lang. Yung Singapore, kakampi na rin natin. Marami tayong kakampi. Grabe talaga, si BBM, ang galing-galing mo. Galing-galing mo, BBM. Marami tayong kakampi. Woo! Yuhu! Okay, no? So, kaya ano masasabi nyo sa mga pinanood natin bukod po dito? Ayun, yung koma. At the disco. Bukod po dyan sa ayun, yung koma, ano po masasabi nyo? Ha? So, yan. Hanggang dito na lang yung live natin. Kita-kits tayo ulit bukas sa paibibang oras. Alas 3 o kaya alas 6 or ano, try natin mamaya makapag-live kung kaya pa natin, no. So yun, maraming salamat, no. Ingat po kayo palagi at manood na tayo sa live ng Banateros Brothers, at soon may mapapanood nyo na rin po ako dyan. At kapag nagkataon yung talbog ang kagwapuhan ng mga apat dyan, eh, Master Judea, Banat Bay, Boss Dada at Coach Oli. Talbog na talbog yung pag nandiyan si Jay Guevara, syempre. Hindi mo papatalo ba tayo?